Kasamang tuklasin, pag-aralan namin, edukasyon sa pagpapangatao. Ako ang iyong guro, teacher March, kaibigan mo, nagkamay mo sa aralin. Hello, Grade 4! Oras na para matuto, pag-aaralan natin ang asignatura na huhubog sa iyong pagkatao. Ako ang iyong guro, na Marge Talino, Marge Ganda, at Marge aasahan mo sa edukasyon sa pagpapakatao. Ako si Teacher Marge, samahan mo ko sa mundo ng mga aral at matuto ng tamang kilos ng makatao. Sa araw na ito ay matututunan natin ang kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan. Bakit nga ba ito mahalaga? Paano ito makakaapekto sa pagkilala sa ating mga sarili? Katotohanan, sasabihin ko. Napapanahong pagpapaalala. Makinig ng mabuti, sundin ang bawat panuto, at ihanda na ang iyong ballpen at papel. Ngayong araw, babalikan natin ang magagandang ugali ng mga batang Pilipino. Ano-ano nga ba ang mga kaugalian na yun? Tara, hanapin natin sa puzzle! Mga kaugalian ng batang Pilipino. Masipag. Makatao. Masunurin. Matulungin. Maalalahanin. Matiyaga. Magalang. Makadiyos. Mapagmahal. Parang may kulang pa. Tama! Matapat! Ito ang kaugalian na pag-uusapan natin. Masasabi natin na matapat ang isang bata kung siya ay hindi nagsisinungaling sa kanyang sinasabi, iniisip, at kinikilos. Paano yun? Tingnan natin sa halimbawa ng batang si Ara. Ang kwento ni Ara. Si Ara ay isang batang babae na nasa ika-apat na baitang. Mayroon siyang kapatid na madalas niyang hiraman ng cellphone. Ginagamit niya ito sa pagkuha ng litrato at sa panonood ng mga kwentong pambata. Isang araw, muling umiram si Ara ng cellphone sa kanyang ate. Ate, pahiram po uli ako ng cellphone, sabi ni Ara. Sige, pero ingatan mo ito ha, sagot ng kanyang ate. Tuwang-tuwa si Ara. Umupo siya sa tabi ng bintana. Nasa gitna siya ng panonood nang biglang may tumalon na isang malaking pusa sa kanilang bintana. Nagulat si Ara. Nabitawan niya ang cellphone. Nako! Ang cellphone ni ate! Nabasag!
siya. Ano kaya ang gagawin ni Ara? Ipagpatuloy natin ang kwento. Naalala ni Ara ang kaugalian na palaging itinuturo ng kanyang guro. Maging tapat at palaging magsabi ng totoo. Kaya naman, agad na dinampot ni Ara ang cellphone at ipinakita sa kanyang kapatid. Ate, pasensya na. Nabasag ko po ang iyong cellphone. Nagalit ang ate ni Ara. Pero hindi rin naman iyon nagtagal. Hinalaunan, humanga rin ito sa kanya dahil sa pagsasabi niya ng totoo. Nagustuhan mo ba ang kwento? Mula sa iyong napanood, ano-ano katangian ang taglay ni Ara? Kung ang sagot mo ay ang mga sumusunod, mabait, matapat, malakas ang loob, mabuting kapatid, mahusay. Ito nga ang mga katangiang taglay ni Ara. Hindi madali ang magsabi ng totoo, lalo na kung pinangungunahan ka ng takot. Takot na mapagalitan o mahusgahan pag nalaman ng ibang tao ang katotohanan. Ngunit huwag kang susuko. Bagamat mahirap, kailangan mo itong paglabanan. Dahil mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Pagkakatiwalaan ka ng iyong kapwa kapag ikaw ay matapat. Marami ang magdanais na maging kaibigan ka. Hindi matatakpan ng pagsisinungaling ang katotohanan. Ito ay hindi maaaring itago. Matutukusan ito anumang oras. Kahit piliin mo magsinungaling, matutuklasan pa rin kung ano ang totoo. Magaan sa pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo. Ang pagsasabi ng totoo ang tama at mabuting gawin ng isang tao. Handa ka na bang sumagot sa ating pagsasanay? Ihanda na ang papel at panulat. Oras na ng ating quiz sa ESP. Panuto, suriin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot para sa bawat bilang at isulat ito sa iyong sagotang papel. Oras na ng reses. Aksidente mong nabuhos ang juice sa bag ng iyong kaklase. Paano mo sasabihin sa kanya ang nangyari? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang mabuhusan ang bag mo. Huwag kang mag-alala at pupunasan ko ito ng aking panyo. Bakit kasi dyan mo nilalagay ang bag mo? Hayan tuloy, nabuhusan ko. Sana hindi mo dito nilagay ang bag mo para hindi ko ito nabasa. Ilipat mo na lang sa ibang upuan itong bag mo kasi nabasa na. Ang tamang sagot ay letrang A. Nakita mong nagpapasahan ng bola sina Edgar at Roy sa labas ng inyong silid-aralan. Natamaan nila ang salaming bintana, kaya ito ay nabasag. Ano ang sasabihin mo sa inyong guro na alam mong magagalit sa inyong klase kapag nalaman ito? Ma'am, hindi ko po alam kung sinong nakabasag niyan. Kasi dito lang naman po ako sa loob ng silid-aralan. Ma'am, sila Edgar at Ray po ang nakabasag niyan habang naghahabulan sila ng bola. Ma'am, taga kabilang section po siguro ang nakabasag niyan kanina sa kanilang pagdaan dito. Ma'am, siguro sina Ana at Lisa po ang nakabasag niyan kasi sila lang naman po ang naghahabulan dito kanina. Ang tamang sagot ay letrang B.
naabutan mong pinapagalitan ng iyong tatay ang kapatid mo dahil nakita niyang sira ang dipo ng inyong lababo. Alam mong ikaw ang nakasira nito. Paano mo sasabihin sa iyong tatay? Sila po ang nag-iwan niyan, kaya dapat lang na sila ay pagalitan. Hindi ko po alam na babahain po tayo rito kapag iniwanan ko ang gripong sira. Ako po, tatay, ang nakabasag, kaya huwag mo na po silang pagalitan. Pasensya na po, tatay. Hindi ko po nasabi sa inyo na nasira ko po ang gripo kanina habang ako ay naliligo. Ang tamang sagot ay letrang D. Suriin ang mga sitwasyon at lagyan ng check kung ito ay nagsasabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga, at X naman kung hindi. Inamin ni Jessica na siya ang nakabali ng ruler ng kanyang kuya, kahit alam niyang hindi na siya pahihiramin nito. Sinabihan ni Fe ang kanyang nakababatang kapatid na huwag sumbong sa kanilang nanay na napunit niya ang kortina upang hindi sila mapalo nito. Hinayaan mo lang na mapalo ng iyong tatay ang kuya mo dahil ito ang napagkamalang kumuha ng pera sa kanyang pitaka. Nakita mong tinulak ni Finn si Joe, kaya nahulog ito sa kanyang kinatatayuan. Pero dahil ayaw mong madamay, ay hinayaan mo na lamang ito. Sinabi mo sa iyong tatay ang nawawala mong baon, kahit alam mong paggagalitan ka niya. Sagot mo ba ang mga tanong sa mga sitwasyon? Kung oo, magaling! Lagi mong tandaan na ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi dapat kinakalimutan. Isa-isip. Ano ang dapat mong gawin upang masabi ang katotohanan anuman ang maging bunga nito? Panuto. Piliin ang pangungusap ng tamang sagot. Magsasabi ng katotohanan lamang? Sabihin ang katotohanan anuman ang mangyari. Gumawa ng sariling kwento upang pagtakpan ang katotohanan. Sasabihin ng tanging alam na katotohanan. Hayaang sa iba manggaling ang katotohanan. Kilala natin sina Ali at Ron. Tingnan natin kung sila ba ay magiging matapang sa pagsasabi ng katotohanan. Ang kwento ni na Ali at Ron. Masiglang naglalaro ang magkapatid na Ali at Ron kasama ang kanilang alagang tuta sa loob ng kanilang bahay. Habulan dito, habulan doon. Takbo rito, takbo roon. Hanggang sa masagi ni Ron ang florera sa mesa. Naku, Ron! Nabasag mo ang florera! Ay, oo! Hindi ko sinasadya! Kahit na! Kasalanan mo pa rin! Itapon na lang natin! Hinahapunan, pagdating ng kanilang nanay, Mano po, inay. Mano po.
Inay, nabasag ko po ang florera na nasa mesa. Nasagi ko po kasi ito kanina habang naghahabulan kami ni Aling. Ganon ba? Nasaan na? Itinapon na po namin sa basurahan. Natutuwa ako, Ron, dahil nagsabi ka ng totoo. Kaya hindi kita pagagalitan. Pero wag na sana itong maulit. Opo, Inay. Maraming salamat po. Mahal na mahal kita. Walang anuman. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging matapat, anuman ang maging bunga nito. Opo. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang tamang sagot. Unang bilang. Sino ang naglalaro sa loob ng kanilang bahay? A. Ali at Ron. B. Alan at Roldan. C. Arman at Rodel. D. Anthony at Richard. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalawang bilang. Ano ang nangyari sa kanilang paghahabulan? A. Tinagat si Ron ng tuta. B. Nadapa si Ali sa sahig. C. Nahulog ang tuta sa bintana. D. Nabasag ang florera sa mesa. Ang tamang sagot ay letrang D. Ikatlong bilang. Tama ba ang ginawa ni Ron na pagsabi ng katotohanan? Bakit? A. Hindi ko alam. B. Opo, sapagkat kailangang ipaalam sa magulang ang katotohanan. C. Hindi po, sapagkat magagalit ang magulang kapag nalaman na may maling ginawa. D. Hindi sigurado, sapagkat iba-iba ang reaksyon ng magulang kung magagalit o hindi. Ang tamang sagot ay letrang B. Ika-apat na bilang. Kaya mo rin ba ang ginawang pagtatapat ni Ron sa kanyang nanay? Bakit? A. Opo. Dahil maluwag sa kalooban ang pagsasabi ng totoo. B. Opo. Pero sasabihin ko na si Ali ang nakabasag. C. Opo. Sasabihin ko na ang tuta ang may kasalanan. D. Opo. Pero sisisihin ko si nanay na naglagay ng babasaging florera sa mesa. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalimang bilang. Anong katangian ang ipinakita ni Ali at Ron nang tinanong sila ng kanilang inay? Sila ay A. Matapat. B. May lakas ng loob. C. Mapagmahal sa katotohanan. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang D. Kung ikaw sina Ali at Ron, gagawin mo rin ba ang ginawa nila? Bago tayo magtapos, ay may ipakikilala ko sa iyo. Si Mrs. Happy at Mr. Sad. Kung sa palagay mo na ang sasabihin kong sitwasyon ay nagsasabi ng katotohanan, piliin si Mrs. Happy. Pero kung ito ay nagsasaad ng kasinungalingan o hindi totoo, si Mr. Sad ang piliin mo. Naunawaan mo ba? Simulan na natin. Unang bilang, ipinapaalam ko agad ang totoong pangyayari upang mabigyang solusyon ang problema kahit alam kong magagalit sila sa akin. Ikalawang bilang, sinasabi ko agad sa aking mga kaibigan ang aking kasalanan upang hindi sila madamay.
ikatlong bilang. Sinisigurado kong pawang katotohanan lamang ang aking sasabihin kung ako ay tinatanong upang alamin ang totoo. Ika-apat na bilang. Lagi kong tatandaan na mas mabuting magsinungaling kaysa mapagalitan at mapalo. Ika-limang bilang. Tatakpan ko ang kasalanang nagawa ng aking kapatid upang hindi siya mapalo ni nanay. Kung tama ang iyong sagot, binabati kita. Napakahusay mo. Pero kung mayroon ka namang mali, huwag mag-alala. Ipagpatuloy lang ang pag-aaral. May iiwanan ako sa iyong takdang aralin. Ano ang iyong dapat gawin? Basahin ang sitwasyon. Iguhit ang larawang ito sa iyong papel at isulat ang iyong sagot. Hayan! Natapos na natin pag-usapan ang pagiging matapat. Nakilala natin sina Ara, Ali at Ron at kung paano sila naging matapang sa pagsasabi ng katotohanan. Tandaan! Maaaring hindi mo magustuhan ang agarang epekto ng pagsasabi ng totoo. Ngunit laging alalahanin na higit na mahalaga ang pangmatagalang epekto nito sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay magdudulot sa'yo ng kapayapaan at kasiyahan. Laging maging tapat at totoo. Alam kong kaya mo itong gawin. Muli, ako si Teacher Marge. Hanggang sa susunod na episode ng Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Dito lang sa